Sunod sa tanan, are you blessed? Are you ready? Sa inang katupad mo, kung sa katupad mo, sudlanan, inaibili na yung tansa, kung tenor man, yung dalon. Now, yung sa pagtindog yung tanan, na kay Bible, please open it with me, the book of Philippi, of Philippians, of Philippus, Kapitulo 2. Okay, the book of Philippians, in chapter 2, verse 12 and 13. Husa, akong mga hinikugma, ingon nga kamo, kanunay mituman dili lamang sa panahon nga ako kaninyo, naa kaninyo, kundili labaw gani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. Palimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan, uban ang kahadlok o ang pagpuro. Kaya ang Diyos mao ang naglihong diya kaninyo sa pagbuot o sa pagbuhat sa iyang kahimutan. Langit ng amahan, salamat sa mensahe na amo karong madunggan. Salamat po sa ngapil sa imong alagad na imong pagadihugan sa pulong na naikahong sa patbat o sa mong kinabi. Lord, I never allow the enemy, Lord, na magadistorb, Lord, in the blood of Christ, akong itabunan ng tanan, na bilang kasing-kasing may reading ito, teachable. Salamat sa Lord Jesus. Amen. Please sit down. In the presence of the Lord. Before anything else, mangutanas ako sa inyo, ha? Kinsa ang nakahagi kuyo sa uma? Kung ang experience na nagpuyo mo sa uma, unsa kasagarang ato ang ginatanom sa uma? Kamote. Ay, ako pa yung apple. Okay, whatever na mga crops. Dragon fruit. Then after na, for example, our message is about kanang gardening. Kinsa nakaki-gardening? Kanang bulak or gulay. Unsa ang kinahanglan niya himuon para uluwis na magmindot ang yuta? Inyo ha? Abono. Gawa sa abono? Kanang imong action lang. Ay, buwan. Para dili magami, no? I-cultivate ni mo. Diba? Nang ato mensahe ka nag title, cultivating a submissive mind. Okay? Na importante sa itong pagpanalagad mga igsoon ko diha sa Ginoo, labi na sa panahon karon na grabe ang power, ang force sa social media, labi na sa TikTok, no? Labi na sa mga Google, o kung sa patihan ng mga platforms sa social media, then sometimes ang atong mind ginabira. No? Labi na pakakita ng mga hilak-hilak, kung hilak ng tanawa at nag-iaway. Labi na kung nakanihan doon, nag-iprikan ka. That's why once I post in the Facebook, so you must give thanks to the Lord na ibigkan ka para maabot ang para sa inyo. Kaya makarilin diya. Amen. Aray. Now, when we are gardening or sa bulak o mga flowers, kailangan nato permi i-cultivate para dilit gahi. Para sa bulak, araw, kurang sa cultivate para ang kuha na dilit sa gahi. Sa ito pagpangalaga sa Ginoo, we need to cultivate our mind in order to submit to the will of God. Alright? Are you there? Amen. The Christian life is not a series of ups and downs. Kasi ano tayo na ito kinabuhi, no? At ito kinabuhi na usahay mo lang iligid. Nakakasataas, imong kahintang, nadagang bugas, nakapunta sa ilaw na may bugas. Nakapunta ka ng ikaw ang giday, ikaw po ang gidaon. But not only that, our life as a Christian, not only ups and downs, but it's also ins and out. Maraming is good to talk about sa life sa usaka Christian, not only ups and downs, but also kaning pasulod o sa pagpagawas. Are you there? Amen. God works in and we work out. Ang Ginoo nag-work sa imuha pasulod, then in order ikaw maka-work pagawas. Right? Panangilayin ko na, how can you love a person if you cannot experience love. Ako, I am born a broken family from 5 years old. Iyakan ko sa akong kinikang nangang kantana. Ang sato ko, walang kapaluan. That father's love, even ako sa Diyo, kasi na ako. That's why, how can I give the love na wala ko sa ako ah? But praise God, sa iyang pag-change akong kinabuhi, I ask God, Lord, I need you love. Sa mga asawa mo po na, if you demand love sa mong partner o sa mong asawa, sige mong away. Diba, mag-make sure ka, love mo na yung kundi, nakuli mo love sa pangulitaho pa, tara, isa, diba? Pati pala silingan, pati itiin sa yung barkada, isa at tanan. Well, you are na, nag-marriage na mo, na-immigrants na mo, nag-ubanayan na mo, malimot na.
But if you ask the love of God, even mag-inaway, mag-balintuan, hanggang panag-uban, tungkol sa mga problema sa panimalay, you will still stick together. Sa pagpangalaga sa Ginoo, without a submissive mind, you cannot obey God. Right? Are you there? Now, I to look at ways in how to cultivate in order we have a submissive mind. We submit, magpaidalong, unsa man ang kala sa Ginoo sa imuha, unsa man gusto sa Ginoo na imong maabot, unsa man buluhaton na gusto ipabuhat sa Ginoo, kinahanglan nimo ang submissive mind, pero kinahanglan nimo i-cultivate. Ang bulak o ang gulay, dili na sa manambok, gawas ng imong kayo, alam, gahin na iyang agamot. Now, are you ready? And verse 2, work out your own salvation. Tanato sa Bisaya, ito makita ang kano ang difference sa word. But in English, work out. So, napakay na notice nga word, unsa ba ang word na work out kaysa word na work in. Now, the Bible say in verse 2, labi na sa last part, busa akong mga hinigugma, ingon niya kamo kanunay mituman, dili lamang sa panahon nga ako naa kaninyo, kung dili labaw gani sa panahon nga ako wala diha kaninyo, palimbasugin ninyo ang iyong kagalingong kaluwasan, uban ang paghadlok o pagkuro. Now, punta na ito sa proper niya na translation in English because it's made panahon ni King James in around 1611. But English sa Bible is work out. It means you are already saved, right? Duwas na batanan? Wala na English ng Bible. Work in your own salvation. You need to work. Amen? Kailangan din mo trabahoan para maluwas ka. But work out. Naana sa sulod, ipagawas din mo. So, how to cultivate our submissive mind? Number one, there is a purpose to achieve. Na ay tumong na dapat din mong paabot. In order to have a cultivating submissive mind. Hello? Yes. Work out your own salvation does not suggest work for your own salvation. Kung ito kayo tagkilala, naibatan, nagtudlog, na kailangan nimo pakamatyan, kailangan mo haguan ang imong kaluwasan. Kapatid na mana, it is insulting na namatay si Jesus sa krus sa Kalbaryo. Ihatag niya nga libre, haguan pa. Di ba? That's why magpasalamat ka na ang imong kaluwasan is a gift from God. Kaya kung dili gift imong kaluwasan, ako, ikaw, di dito maluwas tutub sa lahat, sa paglahutay, sa instant kinabuhi. Ano man, asa nga puso sa kinabuhi na pwede ka maglahutay? How can you maintain your salvation? Kapag simba, sure ka na, pero may kagasimba sa pag-prayer, ma-maintain mo yung kaluwasan sa pag-prayer, pila sa tuwa na wala dinalagpag sa prayer. Sa pagbasa ng Bible, pila sa tuwa ang nagabasa, kung wala nagabasa. But praise God, salvation is a gift from God. In order na natin submissive mind, na ang Ginoo makaliw sa imo, ha? In order ang power ni God makita sa imo, ha? Tinmahimo kang blessing sa imo kaoban, you need first a purpose to achieve. Na kay tumong! Sa itong kinabuhi, kung wala kay tumong, no? Wala kay plano sa itong kinabuhi, wala kay mamo. Tama na dali na. Lulo, hindi tari lang. Naakay purpose sa iyong kinabuhi, abuto ni mo, ang dili nila maabot. Ilahakong panahon, lahi ang iyong panahon. Sa pagpangalagad sa Ginoo, naman ang purpose. Para imong may pag-submissive sa Ginoo. Kaya kung wala kay purpose sa Ginoo, wala kay pakialan! Ano na taguliyang? Ang simbahan na gibutang sa Ginoo sa iyo. Wala kay labot, kung nagpalintuhan, marapang ko niya, wala kay labot, kung hukaw ang palihot, wala kay purpose. Ang simbahan ka, isa ka pinag. It's not the opinion of my words, but gusto na ko i-drive out na kailangan nakakay-purpose. Nakay gusto maabot. Na after 2024, dapat mag-grow na ako sa aking emotion. 2025, dapat padayon ako sa pagpangalaga. Dapat nakakay-purpose mo, nakakay-plano. In order ang imong mind, for me, mag-submit sa will the Lord. Am I right? Kaya imo ang gitanong na bula, kung wala kay-purpose mo na anak, na mamuna, na mugwapa, ano yun? Kailangan ng yuta. So may tabo. Mas gwapo ka kasi mong bulay. Mas gwapo ka kasi mong bulay. Pero kung naakay purpose, imong ang dapat para sa mong bulay, para sa mong gulay. Sa pagpangalagan sa Ginoo mga Ison, ingon sa Bible, work na. Idiklara, alumos na. With fear and trembling. With
with reverence, respect diya sa Ginoo. Now atong masabtan para atong makausab ang work na ginagamit sa Bible in the time of Apostle Paul. There work out theories the meaning of a work to Paul completion, such a working out of a problem in mathematics. You know, in Paul's day, it was used for working a mine that is getting out of mine all the valuable one possible. It means any work of the Bible na akadawga o gikumpara sa nagtatrabaho ka sa kanba, mine. Tama na ha? Ang mga bulawan. Next, pag work out din mo, ipagawas din mo itong mga gold dito, mga minerals dito, carbon sa pala mga golds na naka mga valuable na imuhang nakali o kanang sa kutakwag na basta main pati ako lang lang oh. Miss inahan ang kaluwasan kailangan makit ang sa tao din ang sa imo ang pulong na kaluwas na dapat dito sa para imong main submissive sa Heavenly Lord para kung instructionan ka sa pagpausahay titig ka mga ganyan mga tayo ngayon nanay kaya kung submissive kong main willing ka mamati. So number one to cultivating the submissive mind, we must a purpose action. Kung saan ba ang purpose mo na trabaho ka? Gawas sa makabayad sa imuang boarding house. Gawas sa makabayad sa tubig ko rin ti. Sa pagkaon. Natural. Ay, nakay mga plano, nakay gusto pa dito. Tama ba? Nakay pamilya. Sabi na ko, nakay anak. Nakay bana. Nakay loan. Di ba? Mga utang. Loan pa dito. Loan mas na. O mga loan. Mga concrete. It's whatever they have. Nakapurpose na ito, ihimo na mo ang imong the best, imong mahimo, para lang ma-achieve mo. Ako po sa pag-serve kay Lord, nag-important ha? Ilaw. Ibang pag-practice na ito, di ba? Gusto ka kong sungleda, dapat you must be a worshipful and private. Para yung powerful ka. Focus, kung sa imong trabaho, ay, praise you, I study the word of God, then focus na ako. Para akong purpose, ma-achieve na ako, para akong mind feeling may mapaitalog kung sa gusto sa Ginoo. Hello? Yeah. Wala kayo purpose, okay na siya mo makapunta. Hello? Okay na siya mo ha? Makakanta lang gamay. Pero kung na kayo purpose, ikaw gusto mo, gusto ni Ro, gamitin ka sa Ginoo. Mas pinag na ikaw ang tuburan sa panalangin, kasi ikaw ang tagaag panalangin. Eh kung ikaw ang tuburan sa panalangin, sigang hatag, kailangan mo umuabot. Kung ikaw sing dawa, may panalangin, sigang dawa. See? Dapat na kay purpose. To have to cultivate a submissive mind. The purpose of God want us to achieve is Christ-likeness. Usahay sa kita mga rin, no? Pantere ni Pastor Arno, actually sa presa, kanya na ko niya. It's not about a personal, it's about gusto ito to sa Ginoo sa Tuha. To be Christ-like man. Who is Christ is humble. Be humble. Di ba? May time yun na dinamalik kaya no, kung ako pride as human, ano pa yung nanak ko, tips ko ko anak, usuko dahil mo ko kay, ito ang pride. Ano I realize, naman na no, ito nga aging pag-una. Kasaba, or anyway, praise God, hindi nila ko sa pansunod, natuto na ako. Purpose to achieve! Kung wala kay purpose mo, kinabay mo na sa Tagalog pa, pag wala kang goal, ikay, magkakasagot. Sa babae naman, pag hindi ka marunong magtiis, na gusto mong abutin yung pangarap, ikay, magkakasagot. Di ba? Kung nagmamadali ka, para lang ma-achieve ni mo, na dahil ka pa mong tagalin niya, diha, na kay doktor, na kay abogado, gusto ko kay doktor. Samita po sa iyo, ha? Pag nagmamadali, Maikson, dapat na kay purpose eh. Di kailangan na anto na mag-ilad ng 90 si Maria punta. Kailangan magpagamit ka sa Ginoo. Sa prayer, gali lang. Dahil pwede ka magamit sa Ginoo. Wala yung sama si mong abilidad. Mag-alit sa banto. Wala yung sama. Wala yung buwan si Madra. Wala yung mag-ipag. Mag-agaway si Mua. Manilig ako. Agawa na. Whatever na pwede ka magamit. Pakita ang lugar kung asa ka si Kipti. Hello? Ako, ito kayo ng travel, ito kong gitarista, kinahangan lang lang. Dari sa prinsipyo, makanta ko ko, maipot. Pahing baka, hindi na mo ibalik na, yung mong itik. Itik sa mga baka, but anyway, depende sa situation. Pero gusto i-drive out to cultivate a submissive mind, dapat na kay purpose to action. Work out. Hello? Pila na ba ang na-bless sa imong kinabuhi?
Kailan na ba ang pananalangin? O kailan na nakangin? Hello, Ikson. It's time to wake up. Doon lang ubalik. We need to double our time. Normal lang na yung problema. Once sa mga lagos sa kino, ayaw pag-speak, ayahay. Naagyon na, kanyawa, di mo sugot. Asawa o kuyab ka dari ato sa yawa, nakibrit ka sa iya, pagidawat ni mga Ginoon, sumpong ka sa iyo mga. That's why, salamat sa Ginoon, ayang mga manunda, na ang grasa sa Ginoon, dili pa katanda o yawa sa panahon na kakalayo. Sa panahon na magluya ka, dili ka makasiguro na yawa mo palayo. Madala nagkaupan, akakira ko na si Juan, si Juan, kay layo grasa sa Ginoon. Kung dili ka gusto mabuntog sa yawa, ayaw magpalayo sa presensya sa Ginoon. Dapat panahin ka, you stick to your purpose, na dapat ma-achieve din mo, kung sa man mga hindrance, kung sa man mga babang, kailangan din mo ang imong focus sa imong purpose. Trabaho din mo, at yun na, nakanda mga ibalaan na, kasi pa mga pastor, uban, makamatay. It is so, because nawala sila sa purpose. People, matay, delay solution. Dapat ang solution sa Jesus. Alright? Are you there? Amen. Okay, naman niya. That's why in the Bible, we are to follow only what we see of Christ. And 1 Corinthians and chapter 11, verse 1, in the Bible, follow me as I follow Christ. You must follow the good example. Kung bad example, ay, sundan. Kung makita niyo, hindi man itama ang kinabili ng pastor, kung sundan ay, ama ko ane. Itchap tapas, pagkaroon ka, di ba? Okay, naman niya. So number one, ang saan number one, to cultivate a submissive mind, you must have a purpose to achieve. Na ay rason na nagkatawag ka. Dili ka o sa ka-aksidente. Dili ka o sa ka-pagkakamali. Millions of nag-ilugay sa ubarinina na ikaw ni Gawas, you are a champion. Ito ang galing na dili ka kalupoy, dili ka makalulupoy. Sayang sa insecurity na to. Ang self-pity. Mawala sa itong purpose. Ah, anak, huwag akong kayong tangan, sila yun ato. Lahi ka! Pinasahi ka, gito ka sa Ginoo, ayaw i-try na i-compare ayun ang kagalihan sa lain. Para dili ka mawala sa itong purpose. Kasi pa sa pag-uun sa mga pag-uun sa Ginoo, nakaka-special skill sa paggamit sa Ginoo. Ayun ang ilok, alike sa tanawang buro, pero sa abilidad, pinasahi ka. Tanawa yung katupan. Tanawa. May nasahi kayo na. Dili ka pasandal sa Ginoo, may pinasahi ka. Imagine naman, tayo si Jesus, yung di ba mong parinti. Salamat, ihimot ang mga anak sa Ginoo. And verse 13, in Philippians in chapter 2, verse 13, verse 13, kaya ang Diyos mao ang naglihok diha kaninyo sa pagbuot, sa pagbuhat, alam sa iyang kaimutan si, wala di ka naging usara eh. Anak ka naging usara na ako, wala ko. Sawa, ako pa na. Paano ako'y pray? Ang Diyos na buhat niya kanina. You are not alone. Dapat ako na i-acknowledge na di juga pasandad sa Ginoon. Magkabaling tuwang mana para sa iyong mga situation, financially, emotionally, mga prinsyo, kitaligtan ka, kinangalagan ka sa Ginoon. Always remember, naa si Jesus. And ikanwa, the second way to cultivate, to have a submissive mindset, you must have the power to receive. Power to receive. Verse 13, for it is God who works in you what to will and to do, who is God's pleasure. The principle for leader is this: God must work in us before He can work through us. Ang pangutana, are you available for God? Kasi mga pangutana, single ba ka? Tidog din na. Hindi kita pangutana lang na kung bapa, single ba ka? Ang pangkot, kung kapunori na, naisawa, naisikat account, single. Nagsabihan po sa balo. Kung contento na paghihatag sa Ginoo sa inyong mga. Ingon niya, God must work in us before He can work through us. Dili ka magamit sa Ginoo, dili ka mapanalangin sa Ginoo, dili ka available para sa iya. Ang Ginoo wala nga pangita sa mga talented. Katong mga tanan, nabalaan mo. Kasi pagpangaway, ang Ginoo wala nga pangita, grabe yun mo ang skill. Ang Ginoo pangita sa mga sa Ginoo is willing and available. Pag willing ka, and available natural, kaupan na niyo, be teachable. Power to receive. Gusto ba kami ng panalangin at wish to develop
Pinindot ng ikaw ang digamit kasi ikaw ang tagaan. Kaya kung itagaan, limited na na. Tagaan lang ang isang kilo. Pero kung ikaw ang igamit, sinagot na kayo ang pasagino sa iyo, ha? So, sa pangalanan sa Ginoo, tuntan na ito na din ang tihik maramang sa Ginoo. Kung gusto na ito na mahimot ang galamitan sa Ginoo. Okay, man ang tagaan ka. Hindi ko kayo kuhan na ako. Ang tagaan ko pa rin. Pero, very sad. Matay hanggang. So, pray yan. Diba? Whatever things na pinihimot sa Ginoo, ato nang madawat. But I must remember to cultivate a submissive mind, madawat din mo dapat ang power to receive. Ang power ni si Christ ang naghari sa mong kasing-kasing. Dili si Christ, dili si Nobia, si Nobio, kundi si Jesus. Good. Hello. Kita pangitan, Miss Wright. Miss Wright. Ikaw, Miss Wright. Miss Wright ka ba? Muna, kung gusto ka pangitan, makakita o matarong, magtarong. Sa pag-alagan sa Ginoo. Right? Ihatag na ang ito Ginoo, God will supply. Ay kapalaan ka, abot ng Japon, partner, dili pa karoon. Ako kung magdali, matupas akong post, ako 50, anyway, power to receive! The power that works in us is the power of the Holy Spirit! Nung Exxon, when you receive Jesus, hindi ko kagubinan sa Ginoo. And the Holy Spirit dwells in our hearts.